Ngayong araw mga lods, sasama tayo sa pagtaan nito mga trap o kaya panak ang tawagin dito sa amin. Timing yung ating pagsama sa kanila dahil napakaganda ng panahon. Nasa lubong pa nga namin si Broy Abon, ang dami niyang dalang isda o huli yan sa lambat. 29 piraso nga pala ang dala naming mga trap. Yun kung nakikita ninyo may mga pain niya na isda. Nakumpisa na nga kami magbuksay-buksay papunta dun sa spot na pagtataanan namin itong mga trap. Shoutout sa mga naka-experience na sumakay nitong bangkang disagwan. Sumama nga pala ako kay Master Donski, kay Master Baragan. Sila yung mga world record na lang sa salbis ng alimango dito sa lugar namin. Ayan kung makikita ninyo ang daming mga unggoy dito sa bakhawa namin. Kaya kami na mukhang unggoy na rin. Minsan nanghihingi pa ng mga sariwang isda yan sa amin. Yung ang pinakapaborito nilang kainin. Dumating na nga kami dito sa unang spot na pagtataanan namin itong mga panak. 10 piraso nga palang panak ang tataan namin sa spot na to. Kinakailangan talian yung bangka para di makatakas. Baka pagbalik namin wala na. Bago daw kami makarating doon sa pagtataanan namin, kinakailangan muna namin maglakad ng 1000 meters. Dito lang daw kami pwedeng dumaan sa kugunan para makarating doon sa lugar ng Encantadia. Dinaanan pa namin yung silong ng bahay nila. Kinakailangan daw iiwan yung mga chinelas para hindi tayo magkalubong-lubong doon sa lapukan. Ito na nga yung unang challenge sa akin dahil yung dalawang kasama ko, mga sanay na sila maglatay-latay dito dahil mga putikan yung aming dadaanan. Kung hindi ako sumama sa kanila, natutulog lang sana ako ngayon sa bahay. Perting haya-haya. Ito na nga pala yung lawak na pagtataanan namin ng mga panak. Pero kinakailangan daw na tumuloy-tuloy pa kami dito sa mga tumbang puno ng bakhaw gawa ng bagyong Udit. Ang dami na naming dinaanan ng mga tumbang puno ng bakhaw. Kaya ako nag-iingat ako na hindi ako mahagbong doon sa ubos. Naabada ay mahagbong sa taas, pastilan. Bumaba na nga kami dahil dito na daw namin itataan ang unang trap. Sobrang pasasalamat ko talaga dito. Akala ko dito na magtatapos yung aming mahihirap na mga dinaanan. Yun pala ay hindi pa, mas marami pa pala kaming malilisod na dadaanan. Finally, na-retring na rin namin yung unang pagtataanan itong trap. At dito natin makikita kung paano ba itaan itong trap. Kailangan daw bugsukan ng kahoy para di maanod pag nag-high tide. Low tide daw mas magandang magtaan ito para makapili ka ng mas magandang spot. Ayun na nga, nilagyan niya ng mga dahon-dahon diyan sa ibabaw para mas maiganyo daw ang pagpasok ng alimango. At diyan natatapos ang unang taan natin ng trap. Kaya nga sa part na ito, diyan na talaga ako hinahalhal. Sobra talagang hirap ng dinadaanan namin. Hindi pala madali ang panghuhuli ng alimango. Kinakailangan mo magtiis. Sabagay, bago natin matupad yung mga pangarap na gusto natin, kinakailangan muna natin paghirapan. Lalo na sa mga katulad naming mahihirap. Pangarap lang naman namin na makabili ng eroplano para may service kami sa pagpandaw at pagtaan itong mga trap. Yun nga, tinatapos na nga ni Donski ang pagtaan itong mga trap. Nasa 10 piraso nga palang trap ang naitaan namin sa spot na to. Kinakailangan na namin bumalik doon sa service naming baruto para sa natitira pang 19 pirasong panak na itataan namin doon sa kabilang spot. Napakaganda ng lugar na to dahil matatanaw mo yung ilog at dagat. Dumating na nga kami dito malapit sa bunganga ng bukana dahil dito namin itataan yung mga natitira pang panak. Lumakad na nga kami at nakikitaan ko parang mas madali yung paglakad namin dito dahil halos puro buhangin yung aming pagtatapakan at kunti lang ang aming pagsusuungan ng mga tumbang bakhaw. At yun na nga, tinaan na ni Dongsi ang panak gaya ng tinaan natin nung una. Bubugsukan lang ng kahoy para hindi maanod pag nag-high tide. Lalagyan ng mga dahon-dahon dyan sa ibabaw. At yun si Baragan, nagbabay-babay pa habang daladala niya yung mga panak na itataan. At ito na nga pala ang last na panak na aming itataan. Ayan, nilalagyan niya rin ang mga buhangin dyan sa palibot ng panak para daw di makuot ng alimango yung pain. At mapilitan yung alimango na pumasok dyan sa trap. At binubutan nga na nga ni Donski ng dahon ng pawid para di mabasa ng ulan ang alimango. Plano pa sana namin manguha ng butong, kaso lang baka makitaan mi sa tag-iya. Titigbason pa kami. Dito na nga kami sa service naming baruto. Napansin namin na may butas na itong bangkang sinasakyan namin. Nagtataka kami bakit kaya nabutas. Kaya pala nagbundol-bundol siya dito sa sanga ng bakhaw. At hindi na nga nagdalawang isip si Donski, ginisiin niya na yung kanyang brief para maitapal dito sa butas ng bangka. Kaya kung mangyari sa inyo to, pwede pala ang tela na pantapal sa butas ng bangka para sa panandali ang solusyon. Nakakuha na naman ako ng idea kay Donski ah. Naano na to si Baragan, baliktad man magbugsay. Habang binabaybay nga namin yung ilog, nakakita kami ng maraming paniki. Kaya kabog kung tawagin dito sa amin. Kaya sila nagliliparan kasi may naghahan sa kanila eh. Kaya ng lawin, falcon, ahas. At kung minsan na may tao, mga dalawang oras daw yung hintay namin bago namin papandawin yung mga trap. At kinakailangan daw high tide para mas maganda yung pasok ng alimango. Kaya nga umuwi na kami sa aming bahay para mananghalian. Makalipas nga ang dalawang oras, ito nagjojoy ride na naman kami dito sa aming service na baruto. At yun na nga, inaawaw pa kami ng iro nito. Akala niya siguro mga pirata. Kahit anong si-si namin sa kanya, ayaw talagang umalis sa harapan namin. At yun na nga, nakalabas na nga kami dito sa yungib ng bakawan. Bago kami makarating dun sa spot, madadaanan namin dito yung mga baraha ng bangka. Bawat bangkang dimotor dito sa amin ay nakasampa sa balsa o kaya floating para di kagad masira. Ang ginagawa ng dalawa na yun, nagsisinsay ng lambat. Iyan na nga pala ang bangka ni Robert na ginagamit namin sa paglalambat. Ayaw niyang sumama sa amin, baka magbuskag daw yung kanyang ingron. Kaya nga ang palisdaan na to din na nagagamit mula nung nalalanta yung bagyong Udit. Bigla kong napansin na tumatagas na pala yung butas ng bangka kanina. Buti na lang na dyan si Baragan at sinusuksok na niya yung tila. Bago namin iiwan itong service namin, sinasigurado muna namin na hindi mapuno ng tubig itong bangkang sinasakyan namin. At yun na nga, nilalakaw na nga namin papunta doon sa mga trap. Kung napapansin ninyo ay high tide na, ito na yung pinakamaganda bago
bago pandawin yung mga trap. Bigo nga kami sa unang trap, walang huli. May pumasok naman, isdang bagaong. Yan, nagkisi-kisi pa sa loob ng panak. Kaya nga ang sumunod na trap, ako na ang nagpandaw para ma-experience ko man lang kung paano nakapasok yung alimango sa loob ng panak na hindi na marunong lumabas. At yun, may huli nga siyang isang pirasong alimango. At dahil dyan, nalilipay talaga ako ng sobra dahil ngayon ko lang na-experience ang pagpandaw ng panak. Panigurado talaga si Baragan, sinusuksukan niya ng mga dahon para hindi makaikyas. Si Dongski na nga nagpandaw ng sumunod na trap. Yun, dalawang piraso yung huli. Hinanahan na talaga ako sa pagpandaw nitong trap pero ibang nakita ko. Isang dakong ibid. Nakukurat pa nga ako sa part na yan dahil gusto siyang makiikyas. Grabing kisi-kisi. Sinubukan ko sana pakawalan yung bayawa kaso lang ang tapang niya. Sige, ngurob-ngurob. Kaya hinintay na lang namin si Dongski para mapakawalan itong malaking buhaya. Yan o, ang laki niya. Dumating na nga si Dongski at gibira-bira niya ang ikog sa bayawak para pakawalan. Sa part na to, nalilisda na talaga si Dongski sa pagpalabas nitong malaking buhaya. Matapos nga ang malilisod naming dinaanan, sa wakas natapos na rin namin ang pagpandaw sa 29 pirasong mga panak. Nakarating na nga kami dito sa aming duungan. Bago kami makarating doon sa kanila, kinakailangan muna namin maglakad ng 1,500 meters. Parang ang layo na ah. Okay lang dahil madali na naman yung aming dadaanan eh. Thank you.